Magandang araw po sa lahat na nag-aalaga ng mga manok dyan, sa may balak pa na mag-aalaga. Ngayong araw na ito, isishare ko po sa inyo kung paano po maiwasan natin yung mga tadpoles na kumakain sa ating asula at saka yung paano natin maiwasan yung mga lamok, yung mga kitikiti na naninirahan sa loob ng ating asula pan. Napakasimple lang po guys at saka madali lang pong gawin, effortless po, at saka safety na po sa mga tadpoles yung ating asula, dahil yung tadpoles po guys ay kinakain po nila yung asula. So stay tuned po tayo and keep on watching. Para maiwasan po natin na tirahan ng mga kitikiti o yung mga larva ng lamok itong asula pan, saka yung isang problema po natin sa pag-aasula ay yung mga tadpoles, yung mga anak ng palaka, kasi lalo na yung palaging umuulan, so magiging habitat po nila itong ating pan. So ang ginagawa nila ng mga palaka ay dito sila nangingitlog. So ang ginawa ko guys, no, na upang maiwasan yan saka mayroong kakain yan, ay naglagay ako ng hito na isda, at saka yung snakehead o dalag sa Tagalog, haluan sa Bisaya po. Number one po itong predator na kumakain ng mga kitikiti at saka yung mga tadpoles po guys. So hindi na po kayo mamumblema, kasi nung una po na problema po ako kasi yung mga asula ko ay nangangayat. Yun pala ay wala ng ugat, puro dahon na lang, kasi kinakain po ng mga tadpoles po ng palaka. Tsaka yung kitikiti naman, problema rin yan kasi magiging banta sa ating mga kalusugan guys, yung lamok. So napakasimple lang po guys, lagyan lang po natin ng hito o snakehead, yung dalag na kakain po sila ng mga kitikiti at saka yung tadpoles. So hindi po nila kinakain yung ano po guys, yung asula, kasi hindi po sila herbivore. Kaya ang ginawa ko ay naglagay ako ng floater na ganito, PVC, para ito yung nilalagay kong pagkain upang hindi po sagabal sa kanilang pagkain. So huwag kayong maglagay ng tilapia guys, kasi yung tilapia number one na kumakain niya ng asula. Noong una naglagay ako ng tilapia, habang tumatagal ay lalong nauubos yung asula ko. Habang dumadami yung tilapia, nauubos na, umuunti naman yung asula ko, kasi kinakain pala ng tilapia yung asula. Hindi gagaya ng mga hito guys at saka yung dalag, ay hindi po sila herbivore. Kumakain sila ng isda, mga insekto, at saka yung mga kitikiti at saka yung tadpoles, kinakain niya nila guys. So kaya ngayon yung asula ko ay healthy po. Mga manok lang po yung kumakain, kusang yan, kung mapasok sila dito. Yan po, unlimited asula po sila guys. Yan.
magtatapos guys, shout out po muna at magpapasalamat po ako sa napakating tulong po na sumusuporta sa akin channel, CN and Zoe channel po. Maraming salamat po sa inyo ma'am, and Pinoy Chill Vibes, at saka kay Ma'am Tisay of Australia, Libmanan channel, maraming salamat din sa iyo. Gpoy 32, Tribor Choi of New Corellia, yung kaibigan ko po, and Dodge TV of New Corellia also, Newborn Traveler of Mr. Brian Bachansila, and Mr. Juan Sotna, shout out sa iyo sir, keep on biking, and also to Aquino family of Chloe Experience of Santo Rosario, CPG Bohol, sa mga Bohol Bolanon dyan, maraming salamat po sa pagsubaybay ng aking channel. So hanggang sa susunod na video po, this is your Toto Farm Boy again. Marami pa pong i-upload na mga video tungkol sa pagmamanukan, at saka sa mga sumubaybay ng aking channel, maraming salamat po. God bless us all. Thanks for watching.